hindi kami nag-uusap. Bagong dating daw, promise ka. Isang magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa ating channel. Ngayong araw, nandito tayo sa sikat na bilihan ng astig at magagandang sapatos sa Recto. Kung mahilig ka sa maganda at astig na mga sapatos, itong video na to ang para sa'yo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara at magsyuhan na tayo! Guys, oh, may mga damit sila dito. Ang gaganda rin, no? Ganda. So, bagong dating daw, Travis Scott. Ganda, grabe. Kung makita nyo actual to, ang ganda. No? Diba? Ito pa isa, Air Force One. Ano nang Air Force One to, te? Undefeated. Bago lang dating to, no? Ito yung classic. Ayan. Yan pala guys, yung classic. Oh. Ito yung bagong dating to. Ayan guys, oh, tingnan nyo yung ilalim nyo. Oh. Ganda. Magkano to, te? 1.7. Itong ano, Travis. Magkano? Mablog ka pala. Magkano te? 1.9. Last price. Last price na yun. Ito sa ano? Anong tawag na ito? Magkano dito sa inyo? 1.6. Speed cut ko, ano? Galing kasi ako dun sa kabila. Nagkaganyan ka dun? Pasay. Oh. Itong Puma Sweet. O pwede naman dun eh. Magkano dito, te? 1.6. Ang ganda guys, oh. Tignan nyo naman, oh. Ang quality ng ano nila dito. Ayan, oh. Parang UA pairs na ata to.
ganda. Ito rin, oh. Ganda, guys. Cartimar nga pala, nasa, Cartimar, ano tayo, recto. Bawal kasi, kaya hindi na natin kukuhanan yung store. Ito, yung tanong nyo guys, may nagtatanong sa mga viewers natin. Ganda mga quality dito. Aaminin ko na hindi naging madali ang pag-move on ko kay Billy. Ang mga pagkakataon na natutokso akong gumawa ng mga dummy account at i-add si Billy's Facebook. Para magkaroon ulit ako ng balita dito sa kanya. Natutokso para mag-text at tawagan siya. 1-4 daw guys, oh. Ang pagkakataon na iniisip ko ang pag-move ginagawa niya sa akin noon. Lahat ng masasamang bagay tungkol kay Billy ay iniisip ko para mapigilan ko ang sarili ko na i-contact ulit siya. Ito guys, oh. May nakita ako dito. Jordan 39 sa nagtatanong na ano natin, viewers natin, oh. Pasensya na, hindi talaga daw pwede i-video, eh. Kaya yung store hindi pwede. Ayan, oh. Jordan 39. Magkano naman ulit ay? 1.9? 1.9. Last na daw. Last price. Colorway niya. Green. Ayan, oh. Dalawa na lang. Mag-focus na lang daw muna ako sa aking sarili. Astig dito, ah. Luka. Mas lalo akong nakapag-focus sa aking sarili nang pumasok na ang pandemic. Nakita ko na masyado na akong lupa kaya umorder ako ng gym equipment sa online. Ito UA pairs na ang tatong mga ito. Pag-diet para mabawasan kahit paano aking tiba. Na maging kami kasi ako ni Billy ito, te. At sinabi niya na wala siya pakialam kaya mabawasan. 1-8, last na. Kaya sa pagkakataon na yun ay sinabi ko sa sarili ko na mamaraming kumula ang sarili ko at kasama na roon ang pagbabalik alimut. Nang magbukas ang mga gym ay nag-enroll ako. Mas naging mabilis ang pagbabawas ko ng iba. Ganda. Dahil may mga tao na ang tumutulog sa akin para gawin yun. Lalo na ang aking naging focus. Nag-travel ito, te. Kahit na wala akong kasama. 1-9. 1-9 Group. Group ba ito? Ay nakikipag-bonding pa rin ako sa kanya. Hanggang sa napansin na ng mga friends ko na masaya na ulit ako. Kung naka-move on ka na, kasi ako na ni Ella ako nasa isang coffee shop kami. Nakasin ko nga rin doon eh. Kapag move on ka na ako talaga. Ganda. Ano naman yung grabe. Ang ganda ng sapatos dito. Sa pa-colorway niya. Ang skin of freedom na meron. Ang isang senior kasi ang pagkakuloy na hindi ba? Sagot ko. Ito, Hardin. Ito naman ang sinabi ko, Papa Dindo. Ate, volume 8, magkano? Ay natuto na ako ng dahil na wala na kami ni Billy. Hindi na ako natutoksong i-chat siya at magmakaawa na balikan niya ako. 2-3 daw guys, 2-3, Harden, volume 8. Ganda, oh. Sa una lang talaga mahirap at masakit, pero kapag sinubukan mo naman, na mag-move on at malayong-malayo sa Cartimar Pasay. Na kaya mo naman pala. Ang ganda ng mga sapatos nila dito. Malagay na sa akin ang breakup namin ni Billy. Mas nagkaroon ako ng time sa aking sarili. Kaya naibalik ko na ang dati kong katawa. Ito ate, KD15, magkano? Kasi sinamahan ko na sa dati. 1-5 daw guys. Umalik na ang confidence ko na mag-post sa aking social media account ng picture ko. Hindi na puro mukha lang at pinapost ko, kundi kasama na rin ang katawa. Siyempre, pinaghirapan ko yun, kaya hindi naman siguro masama na i-post ko paminsan-minsan ang buhay yeah, guys, na pagpapagpapos oh, si Jim. Marami ang nakapansin, Papa Dudut, sa pagbabago ng aking katawan.
Marami ang pumuri. Daming colorway, oh. Isang araw habang nag-i-scroll ako ng aking Facebook ay nagulat ako na makatanggap ako ng friend request mula kay Billy. Sandali ako natin ginyatan, sabi ko ay okay lang naman ako. Ito mga boss, oh. May nagtatanong pa, D-book 1. At aminado ako sa katangahan ko nang tumayag ako na makipagkita ay, sa kanya, Papa Dudok. Naging friends na ulit kami sa Facebook. Nag-dinner kami ni Billy, walang pagbabago sa kanya habang siya ay hindi makapaniwala na sumeksi na ulit ako. Nagkaroon ulit kami ng communication na dalawa. Gas price na yung 190. Hanggang sa habang magkausap kami sa cellphone ay meron siyang sinabi sa akin. Ganda, guys. Aysa, sorry, ang ganda naman ng sapatos nila dito. At nang yun ay pinagsisisihan ko. Bisitahin nyo sila dito kaso. Pwede bang bigyan mo ng second chance? Ayaw nila paano yung store nila eh. Pwede bang kita? Purang panig. Ito te, magkano to? Isang katangahan pa ang ginawa ko at pinayagan ko na si Billy na ligawan ko. Anong sapatos? Hindi ko ay muling nabuhay ang pagmamahal. GT-Cat 3 daw guys. Ang ganda. Ang running niya ang pagpaparamdam sa akin. Habang basket. Ayaw kong sabihin sa pamilya ko at mga kaibigan ko na may communication na ulit kami ni Billy. Pero masyado mahusay ang mga kaibigan ko. Nakita pala ni Abby na nasa friend list ko na. Ayan guys. Ulit si Billy. Kaya kinausap nila ako kung bakit friends na ulit kami ni Billy sa Facebook. Nag-uusap na ba ulit kayo ni Billy? Umamin ka nga sa amin, Aisa. Ayaw namin ang sinungaling. Ang sabi ni Abby nang magkita kami kasama si Ella. Dami. Hindi kami nag-uusap. Nag-friend request lang siya sa akin at inaccept ko. Hanggang doon lang pagsisinungaling ko. Dapat lang, no? Kukoronahan ka na namin ng reyna ng katangahan kapag in-entertain mo pa lalaki yun. Imbis na masak ka na eh, nakatawa na nga. Eto guys, o. Pasensya na, walang 19 mahanap. Eto, 20. At mukhang gagawin pa niya. Tignan nyo guys. Kung ko na-realize na hindi pa rin nagpapag mo si Billy. Grabe. Nasabi ko sa sarili ko na tama na ang sinabi ni na Ella at Abby. Maling-maling. Na-entertain ko si Billy. Mabuti na lang talaga at narinig ko ang pakikipag-usap niya sa kung sino bang kausap niya. Hindi ako lumabas ng tent para i-confront si Billy. Manig ako sa pagtulog at pagising ko kinabukasan na naging super sweet. Colorway niya, purple. Ipinakita ko kay Billy na gusto pa rin siya hanggang sa makauwi na kami. Pagdating ko sa bahay ay panay ang chat ni Billy pero hindi ako nag-reply. Puro scene lang ang ginawa ko kahit ang tawag niya. Ito, wala akong nakikitang garito sa Karte Marpasa. Isang linggo na dinedba ko si Billy, sapat na kasi ang narinig ko ng gabi niyon na nag-camping kami ito. Para hindi na ako makipagbalikan pa sa kanya. Ito pa. Sakay naalala ko ang sakit na naranasan ko dahil sa kanya. Yung binabago na ng sobra sa sarili ko para lamang balikan niya ako. Ayaw ko nang maranasan ulit yun, Papa Dudut. Hindi ko na ulit yung gagawin. Sa nag-aanap ng 19, wala talaga eh. 20 lang. 20, 21. Sa akin ang sinabi niya na nagtataka siya kung bakit hindi ko na siya pinapansin. Ngayon ang sweet ko sa kanya noong last time na nagkasama kami. Magkano to to? Magkano? 1-8 guys. Kung nandito kayo guys, sigurado may budget kayo, naghahanap ng 90 nito bibili nyo. Ang ganda. Siyempre, gusto ko itong makita, Aisha. Miss na kita. Bami pa akong hindi ka ang nakakausap. Yung sa akin, ganun o. Meron din. Hindi ko alam anong pangibili. Medyo natawa pa ako sa sinabi niya ni Billy kasi naalala ko na naging ninya ko rin yun sa kanya dati. Bumero. Ang pangis ko kay Billy sa mga sinabi ko sa kanya, Papa Dudut. Sinabi ko na tigilan na niya. Itong bumero, te. Magkano? Kasi kahit ano pang gawin niya, ay hindi na nangyayari sa pagmamahal ko sa kanya. Sinabi ko rin na wala na akong tiwala sa kanya. Matapos yun ay pinauwi ko na siya. Pero hindi pa rin uminto si Billy. Hindi ko alam kung ito yung sasi ko, ha? Wala na eh. Yan lang yung ano nila dito. Kasi yung bagong dating nila, ha? Para hindi na niya ako magandala, ay ako naman ang nang-block sa kanya sa lahat ng aking social media.
Travis. At isang ko ay pinalitan ko na rin ang papadudok. Sa muling pagbura ko kay Bini sa buhay ko ay naramdaman ko na naging masaya ko, papadudok. Pinapatuloy ko ang self-love na ginagawa. Sa ngayon ay wala pa akong plano. Magkano na last na ito? Na pumasok ulit sa panibagong relasyon. Parang 1-9 ang sabi ni ate kanina. 2,000 guys, 1-9. Sa panibagong ganyan pala patili. Siya guys oh. At sana ang susunod maganda pag ganito yung sa labas may takip eh. Sa aking huling hininga ayan guys oh. Ang dami ay mahiwaga laging may lungkot. J1 nila guys oh. Ganda. Sa papadudod stories kami ay iyong kasama. Dito sa papadudod stories ikaw ay hindi nag-iisa. J1 te magkano? 1-5 lang guys oh. Ganda. Ganda oh. Diba? J1 guys, J1 low. Ito guys oh, Kobe ano to guys? Hindi ko napapakita si ate guys kasi pag nakita nyo bawal daw kasi ano yung shop nila. Kobe 6 daw, magkano te? 1-9 last price. Isang magandang gabi sa'yo at sa mga loyal listeners mo. Silent listener and subscriber mo ako since 2021. Tanggingin ko na nakaligan mo ng panik sa inyong YouTube channel kapag nagpapalipas ako ng oras. Sana hindi kayo magsisisi pumunta dito. Kaya lang, walang pangalan yung ano nila eh. Basta nandito lang sa likod ng ano, banda likod ng itong Katimar Recto. Ito daw guys yung hint sa shop nila, white yung tiles. Ayan o, white yung tiles. Bawal sa kasi sabihin eh. Rektahin nyo na lang sila dito guys. Ayan o. Ang katawan niya. Tignan nyo. Uy, tol. Ano yan, te? Malalimata lang yung iniisip mo. Na-block na rin dati. Puntag sa akin ito. Ni Josiah, kaya dapat tingin ako sa kanya. Ito, guys, oh. Wala, tol. Tignan nyo ito. Itong mga product nila dito, saka pwedeng ipagmalaki. Ito, te, magkano price mo dito? Pag-7, guys. May mga sizes to. Pagmalaki? Meron. Oh. Papadudot okay. Alam kong asawa siya. Ito pangalaman. Guys, ha, tingnan niyo yung ano. Pero kasi hindi ko naman mabibigyan. Naka-plastic kasi. Besides, sa akin naman talaga dapat si Karina. Kung hindi naman po sinulot ni Josea. Papadudot, tandang-tanda ko pa noon nung araw na nililigawan ko si Karina. Ito, tingnan natin guys. Ang buhay na ako kasi ramdam ko talaga ako. May gusto sa akin si Karina. Noong araw na sasalutin sa aga ko ni Karina, diba? Isang pagtatraidor ang ating na-discover. Nahulit ko sa ako si Josiah at Karina na naglalampungan sa sala ng bahay ng ganda. Dalaga. Nanlumo ako, pero alam kong wala akong karapatan magdalit ko kay Karina dahil wala pa naman kaming relasyon. Pero suplam na suplam ako noon kay Josiah dahil alam naman niya ang nililigawan ko si Karina. Tapos, tinalupan niya rin ako, papadudo. Ganda guys. Ngayon nga ang ending, sina Josiah at Karina ang nagpakasal. Ang mga po ay nasira ng buhay. Sa Travis te, magkano to? Sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ganda guys ha?
Pinarehab niya ako. After many months, nang matapos ang rehab ko, ay kinuptok muna ako pansamantala ng aking kakambal dahil yeah, gusto Alexander niya ang sigurado na makakabangon na kumuli at parang Korean maayos shoes na ang buhay ko. Ito te. Yun nga ang kwento kung bakit ako nakatira sa bahay ng Alexander McQueen. Samantala muli bumalik sa nilidahal ang ating isipan ng marinig ko ng mafia. Tatak niya. Pumasok sa kabilang kwarto. Pulido yan na tatak. Nakaramdam ako ng excitement papadudod. Sumilip ako noon sa butas ganda, sa lindig grabe. Na nakakolekta sa silid ng kakambal ko. Ako mismo gumawa noon ng butas sa pare. Sa New Balance te. Ginawa ko yun para sa isang kadahilan ng may pangmalakihan din. Wala ko pang bata. Itong puma. Ganda na yun. Ayan guys. 1-7. Puma sweet. Tingnan nyo naman. Napanalok ako at pinagpapawisan ang loko. Diba? Nakaramdaman ko rin noon ang pagtaloy ng dugo sa aking sandata. Kaya mga sumunod na nangyari ay muli kong plastic kasi hindi natin pwede buksan guys. Itig na titig lamang ako sa magdadagdaganda. Ayan guys. Abago overtime, Deseas trabaho at hindi pabordoan si Karina. Pero walang magawa. Hanggang size 11 daw guys. Ng management kay Deseas at kailangan niya itong sundin para hindi siya mawala ng trabaho. That time, Papa Dudot ay napangiti ako. Ganda, nakakita grabe. Kasi ako ng opportunity para mas nanong sa kalit kay Karina. Tinamagahan, bago ko pumasok sa trabaho ay nakita kong muling nagtalo si na Josea at Karina. Pagkatapos ng oras ay walis na ang aking kambal. Nakita kong lungkot sa mukha ni Karina. Ganda. Gusto rin kumahan siya na i-comfort. Ito, meron pa silang colorway dito. Ay narealize ko na hindi ng tamang oras para gawin yun. Nag-beans na lamang ako noon. At pagkatapos ay pumasok ako sa trabaho. Okay guys, visit nyo na lang sila dito ha. Sa white na tiles dito. Cartimar Samantala pag-uwi ko Recto. Ng bahay galing ng trabaho ay naabutan ko okay. Si Karina na mag-isang naglalasin sa sana. Ayan guys, oh, tapat daw na ito. Ayan. Yeah. Ano yun? Niya, puntahan nyo na lang sila dito. Sigurado, quality niya, hindi kayo mapapahiya talaga. Guys, ako nang magsasabi. Hindi naman siguro magagawa ni Jose yun sa'yo. Ito, ang bigat na ito, ha? Mga alo pa naman sa aking tipa. Ay, makin guys. Wala naman ang naisip ang bigat na ito. Kaya pa na yung overtime niya puno doon sa opisina. Wala namang bato. Hindi naman talaga siya. Huwag kang mag-isip ng ganyan yan sa ating guys. Akala ko ba? Ito guys, kumuha ko ng mga damit ni Josea sa kanilang cabinet at yun ang isip ko. Colorway, dalawa. Kobe 8. Biglang naantala ang paghahalungkat ko nang biglang marinig ko si Karina mula sa aking harapan. Josea, wika niya sa akin habang lasing na lasing. Ani, buti naman at umuwi ka na. Magkano dito, te? Kobe 8? Kainin mo ang... 1-9 daw guys. Sa akin, doon sa ano natin naghahanap ng Kobe ito. Sandali, hinalik ko si Josea. Ganda. Alos pabulong kong sabi. Pero hindi yung pinansin ni Karina at sa halip ay nagpatuloy siya sa pagaling sa akin. Diba? Habang ang mga kamay niya ay lumalakbay sa masayang parte ng aking katawan. Alagayahin mo ako, Josea. Pagkatapos niyang magsawa sa pagkakamang sa akin. Buhay, sound natin ah. Mamayang kaunti inakit na niya ako sa pamamagitan ng pagkakamang 1-9 daw ito. Last price.
May LeBron 19 kayo, te? 19? Wala. Ah, oh, wala. Magkano itong bagong KD nyo? Yan. 1.8, KD 17. Last price na yun, KD 17 yun? 1,750 kayo. So, dito. Kobe 8, magkano te? 1.8. Ano ma'am? 1.8 yun, last price. 1.3. Samba 1.3 po. Ang ganda rin dito kay ate. Last price na yung 1.8 eh. 1.70. Ah, 1.70. Ito, Zion. Ito guys, may nahanap ako dito. Dito pa rin tayo, Cartimar Recto. Sa viewers nating naghahanap ng Air Max 97. Ito. Magkano na po ulit eh? 1,550. Magkanong last na ito? Hanggang anong sizes to? Hanggang babae kung gusto lalaki. Lalaki? Pang malaki? Hmm. Wala na. Hanihap ko rin na benta namin. Yan size 7 na lang. Hanggang 7 na lang? Size 7 na lang yan. Ah, yun. Sayang. Hanggang size 7 na lang pala. Sayang. Size niya. Ito guys. Oh. Pinakamalakas niya dati 11 eh. Size. Ayan, naubos na. Pero ang natira sa item. Sa mga may gusto pa rin dito, hanggang 7 na lang daw. Ito te, Cortez. Cortez, magkano? Meron na lang malaki yun, white red, tsaka, ayun oh. White red, white black, stranger pink. Ngayon, tingnan natin guys. Eh. Ang ganda ng Cortez. Itong mga garito, pang bata, wala nang size to. Bata lang. Oh my god, ang ganda nito. Grabe. Hindi mo makikita ito dun sa ano. Oh? Pang babae ito, te, no? Pang babae ito. Ah, luma na nga lang kaya ito. Pero ang ganda. Quality niya. Itong Ultra Boost nyo, magkano, te? 1.5. Yes, 1.5. Pareho lang doon kay ate kanina. Saan yung ano? Ah. Ito yung Cortez. Ah, ito na lang malalaki. Walang black po niya. Malapang malaki. Ayan guys, so Stranger Things. Ibang klase yung mga quality na ng sapatos nila dito. Parang UA, parang UA pairs na itong mga to, no? Ganda, guys. Patap. Makikita nyo naman, pulido. Ayan, no? Anong stall mo ba, te? Stall 14. Stall 14? Oo, oh, ito, tapat na ito. Stall 14. Ito guys, Cortez ito. Itong mga quality nila dito. Cortez. Doon sa naghahanap, Cortez. Sa Vans nyo, mga magkano? May 1.7. Saan ang bago? Saan ang bago nyo, te? Ito, ano na ito. Magkano to? 1.7. Okay, 1.7. Talaga, grabe ha. Mga quality pa lang mga sapatos dito. Ito, te. 1.5 yan, Beha. Beha. 1.5, guys. Oh, Beha. Beha. Patak. Diba? Ganda ng quality dito. Try nyo. Pumunta dito, guys. Hindi kayo magsisisi. Iba, iba.
Itong Adidas, ano te? Ayan guys, 1-5 Continental. Anong ano to? Adidas? Ultraboost. Ultraboost. Oh, meron pala naghahanap sa mga isang viewers natin to. Ultraboost. Magkano ulit to? 1-5 guys, oh. Colorway. Ito pa. Ito sir, oh. Nahanap ko na Ultraboost mo. Okay. Ayan si ate, oh. Luca. Yan, 800. Ito, ito mga magaganda dito, hindi masungit yung nagbebenta. Itong curry te, anong curry to? 10. Curry, Steph Curry, 10. Curry 10 daw, guys. Itong mga quality. Bihira ako makakita ng Under Armour na ganito kaganda. So, ano nyo guys, ha? Diba? So, ganda. Ganda. Promise. Itong Jordan kaya. Ah, hindi. Kaya ano ito? Kanino ng sapatos to, te? Luka 1. Luka ba to? Oh, Luka, no? Pula lang pala. Magkano ng Luka nyo? 1.7. Ayan guys, 1.7. Luka 1. Bihira tong colorway na to, ah. Red. Lakas ko nakikita. Ito. 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 Ay, hindi. Off to. Off yan. Ano nagsasabi? Ito, Kobe. Kobe? 8 ba? Mamba Ridge. Mamba? Ano? Kobe Mamba Ridge. Mamba Ridge daw, guys. Magkano dito? 1.6. Ito na kinukuha ko, guys. Magaganda. Off, medyo hindi ko pinupulot eh. Huwag yung mga off talaga. Ayan, dami dito guys. Visit nyo sila dito. Tapat ng, ayan oh, may skate rods. Hindi naman masungit si ate eh. Okay lang kaya, ayun! Janowski ba ito te? Ayun, Janowski. Nakahanap tayo sa isang viewer natin. Salamat kay ate. Magkano ang Janowski? 1.4. May sizes pa to? Wala na. Ah, yun lang. Anong size to? Tingnan natin ah. Size niya, size 10 guys. Size 10 US UK 9. Sana kasa sa'yo to, boss. Kaya lang ito, medyo dalawang kulay na lang. Dalawang kulay na lang daw. Ito yung isa. Gray. Ayan, gray. Pero ganda, ah. Itong tiger. Baka may maghanap na tiger ang babae. Sa tiger, te? 1-2. Ayan. Stan Smith. Ganda. Converse. Meron din sila 550 New Balance. Oh. Diba? Itong New Balance 550 te, magkano? 1,550. Yes, 1,550. Kayo na humusga.
Okay guys, ayun, sana may napili na kayo pagpunta kayo dito. Okay, maraming maraming salamat uli. Tingnan natin kung makalipat pa tayo sa iba. Tara na. At sa mga iba, bawal daw kasi mag-video. Sa inyo, te, bawal din. Sige. Salamat. Ayan guys, oh, di ba? Sa mga iba talaga bawal. Pero doon sa kanina, ganda, ang ganda ng quality. Visit nyo na lang. Ayan na, may hint naman na kayo. Nasa dulo sila. Puting tiles. Ito, meron din dito. Okay, okay naman guys. Boss, magkano dito sa ano mo? Anong tawag? Ah, oo nga pala. Anong tawag dito sa shoes na to, boss? Half tempo, no? Ayan, 2,350. Mga ukay. Dito rin yan, sa Cartiman Recto. Maganda rin naman. Ito. Medyo off yun, oh. Thank you, bossing. Ayan guys, nandito na tayo sa labas ng Cartiman Recto. Yung mga iba, bawal talaga magano, mag-video. Kaya kayo na lang pumunta. Tapat siya pala ng ano, ito. May Jollibee. 7-Eleven. Ayan, landmark niya. Sogo, ayan. Hindi mawawala yan. Okay guys, sana nag-enjoy kayo ha. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang video na ito, maaaring mag-like, share, at subscribe at hit the notification bell para sa mga susunod pang mga video.